Oui, il n'a rien. Opo. Tonight was a... Ano ba sinasabi ng mga kabataan niya? A major fail. Mukhang walang hashtag Team Sikat X Ramones na magaganap. Sinubukan niyo naman po. Yun po yung importante. Salamat sa suporta. Anak. Ano mo? Hindi ko sukot akalain na mangyayari ito. Na mag-uusap tayo ng ganito. Na makikita kita nakangiti sa akin. I always knew that I had no chance. Pero hindi ako tumigil, anak. Hindi ako tumigil umasa. Kaya gusto ko magpasalamat sa'yo. Dahil sobrang napasaya mo ako ngayong gabi. I will do everything in my power para mag-ayos ang pamilya natin. Alam kong hindi magiging madali. But I will make it happen. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na ito, anak. Na ibinigay mo sa akin ang biging parte ng buhay mo. I will deliver you justice. Makukulong si Jigs, anak. I will make sure of that. Tapos na po yung anti-voyeur case. Kung wala pong ibang magsasampa ng kaso, mukha pong madedenay yung appeal sa Justice Department. Na-appreciate ko po lahat ng tulong ninyo sa akin. Pero, panahon na po siguro para tanggapin ko yung pagkatalo ko. Pakinig ka sa akin, anak. Huwag kang susuko. Maniwala ka sa akin. May pabor na mangyayari sa atin. Ano kung ibig niyo sabihin? Ako nga, anak, hindi kita sinukuhan, di ba? Sana ganun ka din sa akin. Promise me that. Wow! Ang ganda ni Raven. Hi, I know Raven. Say hi for me, ha? Sana all. Hashtag cool off muna sa Warang Sikats at Ramones. Thanks. Nag-uusap na daw kayo ni Brax? Nag-sorry na ako sa kanya.
sabi ko naman sa'yo, gagawin ko eh. So, hindi mo na ako ginajudge. Hindi naman kita ginajudge eh. Disappoint lang ako. Hindi kasi ganun yung pagkakakilala ko sa'yo eh. Kaya nga. Sakit-sakit kaya ng mga sinabi mo. Uwe, talaga? Naapekto ka sa sinabi ko? May epekto pala ako sa'yo. Wala, no? Akala ko rin wala. Pero yung sinabi mo, yung reaction mo, na-realize ko na importante pala sa akin yung opinion mo. Sobra akong naapektuhan nung akala kong disappointed ka na sa akin. Kumakatok sa pintuan ng puso kong natutulog-tulugan. Bumubulong paulit-ulit ang tinig mo. Morning. Sir. Sir. Yan pa rin tawag mo sa akin? Ano ba dapat? Pangalan ko, Kyle. Hindi pwede. Maririnig tayo sa opisina. Mahalata tayo. Makapahalam na ng pamilya mo. Ayaw mo pang malaman din nila. Hindi ko alam. Kung sa palagay mo may issue sa kanila, I can assure you, no? Baka maging masaya pa sila para sa atin, eh. Alam ko naman yun. Kaya lang, paano si Axel? Maging awkward ba? Hindi ba? Kaibigan ko din siya. Worried lang ako sa nararamdaman niya. Naintindihan ko. Ganon din kasi nararamdaman ko. Parang kapatid ko na si Axel. Pero naiintindihan naman siguro yung sitwasyon. I mean, kahit anong gawin natin pag-iwas, eventually harapin din natin yan. So might as well, tanggalin na natin ng mabilis yung band-aid para sagdali na lang yung sakit. Ganyan din sinasabi ni nanay at tatay. Ayoko lang na parang pinapamukha natin sa kanya. Nasasaktan siya dahil sa atin. Ayoko na sana dagdagan. Ganun ba talaga ka-importante yung naramdaman niya para sa'yo? Okay lang ba? Ano naman. I mean, importante rin kasi siya sa akin. So I guess, hindi mo natin sasabihin sa mga taga-BA. Hirap naman. Paano naman kita iiwasan? Ito lang gusto kong gawin buong araw. Saka... Naway nyo kung saan may masarap na tapa dito sa Sidero. Yes! Next time po invite natin si Rika. Yeah! Dear, tinulak mo ba si Kyle? No, Miss Gracia. Na out of balance lang. Let's go! Morning.
Hey, guys. Gusto niyo bang iwan ko muna kayo? Nag-usap na kami. We're cool. Friends na kami. Ganun lang? Bakit? Paano ba dapat? Ewan, di ko alam. Pero, di ba dapat yun mas may drama? So, wala ka na ba talagang gusto sa kanya? Bakit? Ikaw, ay gusto ka pa rin ba sa akin? Sinusubukang mawala na. Hindi naman ganun kadali yun eh. I understand. But I hope you also understand me. Kaya sana, kung pwede, simula ngayon, kaibigan mo na lang ako na dati mong gusto at dating may gusto sa kanya. Yun. Mas simple. Mas malinaw. Kayong dalawa na lang to yung malabo eh. Eh kung umamin na kasi kayo sa isa't isa. Hindi ko siya gusto. Eh ba't ka namumula? Ah, ganon. So, dalawa na kayo ngayon. Hey, Brax! You're Bea, right? I saw you on Raven's Insta post. Oh, yeah! So, you know Raven? Girl, I only met her once, but I love her already. So, Bea, tell us, is she really nice? What is she like? Yeah, she's very nice and mukha talaga siyang model. Well, model naman talaga siya. And siya na ang magiging bagong face ng Ben Shop. Wow! Nagulat lang ako. Parang kahapon ka pa wala sa sarili mo. Ano meron? Sabihin mo sa akin, Kay. Naalala mo ba si Romeo tumayo ka? Hindi na siya ulit sa Sidero. Imposible. Ako mismo na nagpaalis sa kanya dito sa Sidero. And he knows what will happen to him if he comes back. Nakita ko siya kanina sa labas ng bahay namin. Dahil ako may pagkamali. Come on, Elena. I will find out what's going on. Nandito ako para protektahan ka. Ginawa ko yun para sa pera ko. Pero kahit kailan, hindi ko naman yan ginusto. Lalo na kapag abusado yung... Dahil gusto kong magreklamo, hindi ko magawa kasi yung sasabihin lang nila sa akin. Kasalanan ko yun kasi yun yung trabaho pinasok ko. Dahil simula nung nalaman ko, hindi ka pa nagtatanong tungkol doon. Hirap marinig to eh. Wala to. Siguro ngayon ko lang naramdaman yung pagod. Thank you.
Rose. Yes, sir? Pwede pa photocopy nito tapos presenda rin sa finance, okay? Yes, po. Thank you. Dear. Yes. Okay ka lang ba talaga? Medyo malakas ang pagbagsak mo kanina. Ba't ka ba kasi tinulak ni Rica? Oo nga, sir. May ginawa ka ba sa kanyang masama? Kaya tinulak ka niya ng ganun kalakas? Ha? Anong ginawa ni Kyle? Kanino? What's going on? Anong chichi? Nakita kasi namin si Rica na tinulak si Kyle ng malakas kanina. Ha? Tama ba si Rose? Ba? May ginawa ka ba na kinagalit ni Rica kaya kanya tinulak? Diyan si Romeo de Mayuga. Alamin mo kung nasan siya dyan at kung anong ginagawa niya. This is urgent, Jay. Hanapin mo siya agad. Understood, Mayor. Is he a threat? Yes. To Carla. And possibly to Rica. Kaya kailangan mahanap siya agad. Nakita siya kahapon ni Carla sa labas ng bahay nila. Anong kinalaman ni Kakay dito, Mayor? Hindi galit si Rica kay Kyle. Sila na. Huh? Sila na. As in boyfriend, girlfriend, may boo, jowa. Oh my gosh! Rica, I'm so happy for you! You two will be so good for each other. Oo nga, ma'am, sir. Bagay na bagay kayo. I knew it. Simula pa lang talaga, ang lakas na ng chemistry niyong dalawa. Congrats, ha? Congrats. Congrats sa inyong dalawa. Wow, hindi ka nagsasabi sa amin. Kailan pa? Congrats, dude. Seriously. Fever. Best wishes. Lalabas sa kwartong ito ang pag-uusapan natin. Understood? I understand, Mayor. Romeo de Mayuga was a successful businessman here in Sidero. Makapangyari yan dahil marami siyang connection na nakaposisyon. Before I became the mayor, I exposed all the shady dealings. Kinasuhan ko siya. In fact, patong-patong ang kaso niya. Kaya napilitan siyang umalis ng Sidero. Alam niya kung anong gagawin ko sa kanya kung babalik siya dito, Jay. Find out where he is. Sorry, Mayor, if I may ask. Anong kinalaman ni Carla Sikat dito? Carla was an escort before. Romeo was her customer. He was obsessed with Carla. Sinasaktan niya siya. And it took time for her to get over that trauma, Jay.
nangako ako sa kanya na hindi na siya sasaktan ni Romeo ulit. Wala akong balak talikuran ang pangako na yan. Copy, Mayor. Very good. I'll act on this ASAP. Tayo magkita, Carla.